Walang pagpipilian si Janice, kundi ang mag-apply bilang janitress sa malaking kumpanya. Pero ipinagdarasal niyang matatanggap siya. Kung hindi lang ako mahirap nila lang, ay hindi ko naman gagawin to. Sayang lang itong ganda ko. Aniya sa kanyang sarili, habang nakaharap sa kanyang salamin na marami ng basag. Umagang-umaga pa lang ay naghahanda na si Janice para sa interview niya. Ayon sa pinag-applyan niya, hindi naman daw mabusisi ang interview kasi kaunting details lang ang kailangan ng amo at mga bagay-bagay na gusto itong malaman. Nang matapos na siya, kaagad siyang tumungo sa kumpanya. Hindi naman iyon malayo, kaya ilang minuto lang ang kanyang babyahiin. Galingan mo, Janice! Pampalakas ng loob niya sa kanyang sarili habang nasa harap na siya ng mataas na building ng kumpanyang pag-a-applyan. Naglakad na siya patungo sa reception area kung saan magtatanong siya kung saan ang opisina ng mag-i-interview sa kanya. Hindi naman naging mabagal ang kanyang pagtanong at binigay kaagad nito ang impormasyong kailangan niya. Ang opisina ng kanyang magiging amo ay nasa last floor ng 7th floor na building. Grabe naman yun! Bakit pa sa last floor? Reklamo niya nang nasa loob na siya ng elevator. Mabuti na lang talaga may elevator ang kumpanyang to. Patuloy pa niya. Kinakausap niya talaga ang kanyang sarili sa tuwing nagre-reklamo siya. Ilang sandali lang ay bumukas na ulit ang pinto ng elevator. Sa kanyang harap ay ang seryosong lalaki na alam niyang kanina lang naghihintay na umangat ang elevator. Kinatitigan ni Janice ang lalaki. Guwapo ito. Unang kita pa lang ni Janice dito ay nagkakagusto na kaagad siya. Hindi naman siguro masamang magkagusto kaagad sa isang lalaki na bago mo lang nakita. Aniya sa kanyang sarili. Nagpipigil si Janice sa kanyang mga tingin. Ang gwapo ba naman? Aniya sa kanyang sarili na may pagkamalisyosa. Sandali pa ang lumipas ay sumakay din ito ng elevator. Hindi makagalaw ng maayos si Janice. Para bang kung gagalaw siya ay magkakaroon kaagad ng masamang pangyayari. Pinipigilan niyang hindi rin makatingin sa lalaking nasa kanyang tabi pumuesto. At hindi alam ni Janice kung bakit nakaramdam siya ng mabilis na pagkabog sa kanyang puso. Huminto ulit ang elevator. Tinignan ni Janice ang indicator kung saan na sila na floor. Nasa 7th floor na pala siya. Hahakbang na sana siya ay napahinto siya nang lumakad ng mabilis ang lalaking gwapo. Dito rin pala siya? Aniya. Baka rin ay mag-a-apply ng trabaho. Patuloy pa niya. Sa kanyang nakita, nanliliit siya sa kanyang sarili dahil sa formal ang lalaki at siya ay parang wala lang. Pero bago siya sumunod sa gwapong lalaki, ay nag-ayos siya ng mabilis sa kanyang sarili. Nang matapos, lumabas siya ng elevator. Sinunod niya kung ano ang sinabi ng receptionist kanina. Napagtanto rin niya pareha sila ng pupuntahan ng lalaki. Sumunod na lang siya sa lalaki, pero ilang sandali lang ay huminto ito, kaya huminto rin siya. Nang tumingin ito sa kanya, ay nabigla siya sa ipinakitang ekspresyon nito sa mukha. Sinusundan mo ba ako? Galit na tanong nito. Hindi siya kaagad sumagot at baka hindi siya ang tinutukoy nito. Lumingon-lingon pa siya sa kanyang likuran. Ako ba? May pagtataka niyang tanong. Mas lalong nangunot ang noo nito. Sino pa ba? May iba pa bang tawang sumusunod sa akin? Diit nito. Hindi naman kita sinusundan ah. Tugon niya. Sa isip ni Janice, guwapo nga ito, pero masungit naman pala. Nadismaya tuloy si Janice. You cannot judge the book by its cover talaga. Anong hindi? Tingnan mo nga yung sarili mo. Hindi alam ni Janice
kung ano ang dapat niyang isagot sa lalaki. Napalunok na lamang siya ng kanyang laway. Hindi nga po kita sinusundan. Nagkataon lang talaga parehas tayo ng dinadaanan. Paliwanag niya naman. Pero naglakad na ulit ito. Wampo sana, kaso masungit naman. Sabi niyang nadismaya. Hinayaan na lang niyang mawala sa kanyang paningin ng lalaki. Nang ilang minuto lang siyang nakatigil, ay saka lang siya muling naglakad. Sa room 209 ng opisina ng boss na mag-i-interview sa kanya. Nasa labas pa man siya ay kinakabahan na siya, na baka ay hindi siya matanggap. Kumatok na muna siya. Come in! Hiyaw nang nasa loob. Binuksan na niya ang pinto. Bumungad kay Alfred, ang babaeng kanina lang ay akala niya ay sinusundan siya. Nang makita niya kaagad ito ay nagtaka siya. Anong ginagawa mo rito? Magaspang niyang tanong dito. Matagal naman na siyang magaspang sa mga empleyado niya, kaya hindi na iyon bago sa kanya. Hindi kaagad nakasagot sa kanya ang babae. Nahahalata ni Alfred na hindi nito alam kung ano ang gagawin, lalo pa at siya itong nakasagutan nito kanina lang. Sa nakikita niyang reaksyon sa mukha nito, ay lihim na lamang siyang natawa. Humakbang ang babae palapit sa kanya. I am so sorry. Kaagad nitong sabi nang nasa kaniyang harapan na. Kinunod ni Alfred ang kanyang noo. Sorry for what? Pangmaang-maangan niya. He is enjoying this. Napayuko na lang ang babae. Hinding-hindi niya kaaawaan ng mga ganitong klaseng tao. Iyon din kasi ang tinuro ng kanyang ama. Just introduce yourself. Sabi na lamang ni Alfred. Tumingin sa kanya ang babae na hindi pa rin nawala ang hiyang nararamdaman. I am Janice Marasigan. I am 27 years old. I am here to apply for janitress. Sagot nito. Tiningnan ni Alfred si Janice. Mula sa paa, patungo sa buhok nito. Simple lang ang kasuotan nito. At iyon ang gusto niya sa isang babae na mag-a-apply sa kaniyang kumpanya. At bakit kita i-hire bilang janitress? Magaspang ulit ang kanyang boses. Kinatitigan ni Alfred ang mga mata ni Janice. Hindi niya alam sa kanyang sarili kung bakit nagawa niya ito. Sa iilang mga babaeng aplikante na kanyang in-interview, ay hindi naman talaga niya tinitingnan. He can't deny the fact na maganda si Janice sa simple nitong ayos. Matagal ito bago makasagot sa kanya. I-hire mo po ako dahil mabuti po akong trabahante, masipag po ako, magaling akong maglinis at higit sa lahat ay maganda ako. Sagot nito. Dahil sa huling sinabi nito, ay hindi napigilan ni Alfred ang mapatawa ng malakas. Pero nang mapagtanto niyang nagawa niya iyon, ay kaagad na sumimangot ang kanyang mukha. Tumikim na muna si Alfred. Hindi ko napapatagalin pa ang interview nito. Gusto ko lang malaman mo na ayaw ko sa mga trabahanteng lumalabag sa aking rules and regulations. Paliwanag niya. Opo, sagot ni Janice. Nakatingin lang ito sa kanya. And another thing, dito ka lang sa opisina ko maglilinis. You will make sure that this premise will be clean as what it is now. Paalala niya. Lumibot naman ang paningin ito sa buong silid. Hindi pa pala ako tapos. You will start your job today. Aniya, na alam niyang hindi inaasahan ito. Hindi makapaniwala si Janice na ngayong araw din ang kanyang pagtatrabaho sa kumpanya bilang janitress. Magkahalo ang nararamdaman ni Janice habang nagsisimula na siyang maglinis. Pero ang naiintindihan lang niya ngayon ay ang paghanga niya sa kaniyang boss. Kahit medyo masungit ito, ayos lang iyon sa kanya. Ang mahalaga kay Janice ay araw-araw niya itong nakikita. Habang nagmamap siya, biglang nagsalita ang boss niya.
Ingatan mo mga bagay na narito sa loob ng opisina ko. They are all valuable. Mahal na mahal kung tutuusin. Sabi nito, itinigil niya muna ang kanyang pagmamap at tiningnan niya ang boss. Opo, boss. Makakaasa po kayong iingatan kong inyong mga kagamitan dito, maliit man o malaki. Aniya naman na may paninigurado. Hindi na siya nito tiningnan nang sabihin niya iyon, kaya muli na lang siyang nagmap. Isang oras na naglilinis si Janice ay nagpahinga na muna siya. Wala ang boss niya kasi may importante itong pinuntahan na meeting. Kaya kahit nagdadalawang isip siyang umupo sa malinis sa sofa, ay doon siya umupo. Dahil na rin sa kanyang kapaguran, ay talagang narilip siya. Hindi niya namalayan ang kanyang sarili na nakatulog na pala siya. 2 oras siyang nakatulog at sa kanyang pagising ay hindi niya alam kung bakit marami ng tao sa loob ng opisina ng boss niya. OMG! Hindi makapaniwala niyang sabi nang masaksihan niya ang kanyang sarili, nakatabi ang mga taong sa palagay niya ay matataas ang estado sa buhay. At napansin pa siya ng mga ito. Mabilis na napabangon si Johnny sa sofa at hinanap kaagad ng kanyang mga mata ang kanyang boss. Hindi niya ito mahagilap kaya nagmadali siyang tumayo at lumayo sa sofang iyon. Ano ka ba, Janice? Galit niyang sambit sa kanyang sarili nang pinagtitinginan siya ng mga tao. 5 lang naman ang mga ito, pero talagang nanginginig ang kanyang tuhod. Iniisip pa lang ni Janice ay alam niyang masesesante na kaagad siya sa unang araw ng kanyang trabaho. Ang tanga mo talaga, Janice! Giit pa niya. Kinuha na lang niya ang ibang gamit pang linis. At nagsimula siya ulit na maglinis. Alam naman niyang pinagtitinginan at pinag-uusapan siya ng mga ito, pero patay mali siya na lamang siya. Kahit sobrang linis na ng kanyang nililinisan, ay todo pa rin ang kanyang paglilinis. Saglit lang ang lumipas, ay bumukas ang pinto. Titig na titig si Janice sa pagpasok ni Alfred. Janice, tawag nito sa kanya. Lumapit siya kaagad. Pinagdarasal ni Janice na hindi sana alam nito ang ginawa niyang pagtulog at hindi iyon sasabihin ng mga tao sa harap niya. Ano po yun? Tanong niya kaagad. I have an important meeting dito sa loob. Bukas ka na lang ulit pumasok dito. Saad ng boss niya, tumango si Janice bilang sagot. Kaagad siyang lumabas habang bitbit ang mga kagamitang panglinis na kailangan niyang isauli sa 5th floor. Isang linggo na ang lumipas at naging maganda naman ang takbo ng trabaho ni Janice. At sa isang linggo ring iyon ay mas lalong lumalim ang kanyang paghanga sa kanyang boss. Hindi naman talaga niya napipigilan ang kanyang sarili. Lalo pa at araw-araw niyang nakikita ang kanyang boss. At sa loob ng mga araw na iyon, napapansin niya din ang kakaibang tingin nito sa kanya. Janice, tawag ng boss niya habang may ina-arrange siyang mga dokumento. Kaagad siyang tumayo at lumapit sa boss. Ano po iyon? Aniya nang makalapit na. Please drop the po. Just call me Alfred. Saad nito na ikinagulat ni Janice. Hindi naman kasi sanay si Janice na hindi pinupo ang mga taong may matataas na estado sa buhay. Pero para hindi naman siya mahirapan, ay tumango na lang siya. Sa kanyang kaloob-looban, ay nasiyahan din naman siya. Sige, Alfred. Aniya. Ngumiti naman si Alfred na mas lalong nagpagulat sa kanya. Simula noong nagsimula siyang magtrabaho, ngayon lang niya ito nakita ulit na ngumiti. O baka'y nag-i-imagine ka lang, Janice? Giit niya sa kanyang sarili. Janice, bumili ka muna ng kape sa labas. Sana ayos lang sa'yo yun. Utos nito
dalawang kape. Pahabol pa nito. Binigyan siya nito ng pera. Pagkatapos, ay kaagad siyang lumabas. Habang nasa loob siya ng elevator, hindi pa rin makamove on si Janice sa lahat ng nangyari sa boss niya ngayon. Nang makabalik na si Janice mula sa pagbili, ay naabutan niya si Alfred na nakasimangot habang nakatingin sa laptop nito. Alfred, sambit niya para makuha niya ang atensyon nito. Kaagad nang umiti si Alfred. Hindi pa rin talaga sanay si Janice sa ngiti nito. Nakakabahala, iyon ang nasa kanyang isipan. Narito na pala ang pinabili mong dalawang baso ng kape. Saad niya. Inilapag niya sa mesa ang mga kape. Tumalikod na rin siya. Pero hindi pa man siya nakakakpang, ay tinawag ulit siya nito. Bakit po? Taka niyang tanong dito nang makaharap siya. Sa'yo itong isang baso. Saad nito. Sa sinabi nito ay hindi siya agad nakaimik. Ang kanyang nakikita sa ekspresyon sa mukha nito ay hindi talaga ito nagbibiro sa sinasabi nito. Para sa akin talaga? Nauutal niyang tanong. Mabilis na tumangutang si Alfred. Huwag ka nang mahiya. Nagdadalawang isip man ay kinuha niya ang kape. Salamat po. Ay, Alfred lang pala. Dahil sa kanyang sinabi, ay natawa si Alfred. Mabilis na lang na tumalikod si Janice at lumapit siya sa iniwan niyang gawain. Habang naglilinis at nag-a-arrange ng mga dokumento, ay iniisip pa rin ni Janice ang tagpong iyon. Biglang nagsilita ulit si Alfred, kaya lumingon pa siya dito. That coffee's for your first week in this job. Informa nito. Ngumiti si Janice ng sincere. Salamat Alfred, ang bait mo naman. Sagot naman niya. Tumayo si Alfred at may kinuha ito sa drawer nito. Hindi ako mabait. Simpleng sabi nito. Hindi na lang siya nagsalita. Nang matapos ang kanyang pag-arrange, ay kumuha siya ng mop para muling mag-mop. Magsisimula na sana siya, ay nagsalita ulit si Alfred. Sa isang araw mo, pwede ka munang magpahinga. Minsan kasi wala nang malilinis dito. Kaya pwede lang din sa akin na after mo maglinis, mag-cellphone ka o ano man ang gusto mong gawin. Basta lang kapag nakikita mong may mga dapat naman nalinisin, ay lilinisin mo kaagad. Importanteng saad ni Alfred sa kanya. Dahil sa sinabi nito, ay lihim siyang natuwa. Salamat ng marami. Simple niyang tugon. Nang malinis na niya ang dapat niyang linisin, ay ganoon nga ang kanyang ginawa. Nagpahinga muna siya. Alfred, sambit niya. Kaagad naman itong tumingin sa kanya. Ano yun? Taka nitong tanong. Pupunta muna ako sa labas. Imporma niya dito. Tumango ito. Pumunta naman siya sa labas para bumili ng kanyang snack. Nagugutom din kasi siya. Sa isang linggo, ay napapansin ni Alfred na hindi masyadong kumakain si Janice. Alam niyang hindi naman maganda ang estado ng buhay nito, kaya hindi niya alam kung bakit nakaramdam pa siya ng awa kay Janice. He likes her. Hindi niya maiwasang hindi magkagusto sa isang maganda at simpleng babae lang. Pero alam niyang hindi siya nito gusto dahil sa kanyang pakikitungo sa babae. Babawi ako. Sabi niya na may paninigurado. Naisipan ni Alfred na magpabili ng good for two na lunch. Tinawagan niya ang kanyang sekretarya para magpabili rito. Doon ka umorder sa paborito kong restaurant. Sabi niya dito sa linya. Noted po lahat, sir. Tugon naman ang kanyang sekretarya.
Binaba na niya ang tawag at eksakto ring dumating na si Janice. Habang naglalakad ito, patungo sa sofa ay hindi maiwasan ni Alfred na hindi ito titigan. Ang ganda niya talaga. Bulong niya sa kanyang sarili na may paghanga rito. Saglit ay napatingin sa kanya si Janice at mahuli siya nitong nakatitig dito kaya mabilis niyang ibinaling sa ibang direksyon ang kanyang mga mata. Pero ilang saglit lang din ay ibinaling niya ulit ang kanyang mga mata kay Janice. Nang makatitig na siya ay ganoon na lang ang kanyang pagkagulat nang nakatitig din pala ito sa kanya. Biglang dumadagundong ang kanyang dibdib. Bakit, Alfred? Taka nitong tanong. Hindi niya alam kung ano ang isasagot niya, kaya sumagot lang siya ng, wala naman. Ibinaling na lang niya ang kanyang mga mata sa ibang direksyon at pinipigilan ang kanyang sarili na wag na ulit tumingin kay Janice. Lumipas ang mga araw ay napapansin talaga ni Janice na umiiba ang pakikitungo ni Alfred sa kanya. Hindi pa man siya nakaka-move on sa pa-lunch nito ay marami na itong ginawang hindi niya lubos maisip na magagawa nito. Sa mga araw na parati itong mabait sa kanya ay mas lalong nahuhulog ang kaniyang loob. Minsan kung hindi niya naman ako bibigyan ng pagkain, nakangiti lang siya sa akin. Kwento niya kay Myla na sekretarya ni Alfred na kalaunan ay naging kaibigan na niya. Feel ko may gusto sa'yo, sir. Sa mga kwento mo pa lang, ay ibang-iba na talaga. Tugon naman ito. Magkatabi sila sa sofa. Wala rin si Alfred dahil may ginawa itong business meeting. Kaya may pagkakataon naman silang magkwentuhan. Mabait lang siguro siya. Depensa naman niya. Ayaw kasing isipin ni Janice. Kaya iyon, ginawa ni Alfred ay may gusto ito sa kanya. Hindi ko talaga inisip na mabait si Sir Alfred. Masama kaya ugali nun? Halata sa boses ni Myla ang reklamo sa ugali ni Alfred. Nagtataka rin ako na bakit siya mabait sa'yo. Tapos sa amin ay para ba siyang isang nilalang na may malakas na kapit kay Satanas? Patuloy pa nito na natatawa. Natawa na rin si Janice. Napaisip din siya. Ayaw ko na lang talaga isipin na may gusto siya sa akin. At saka, sa akin ba talaga siya magkakagusto ay ang layo ng estado namin sa buhay? Mayaman siya, tas ako, sino ba naman ako para pulutin niya, diba? Ayaw ko rin naman na umasa. Paliwanag niya, kahit gusto naman talaga niyang magkagusto sa kanya si Alfred. Natawa ulit si Myla. Masyado ka namang defensive, ang aasar nito. Kinunutan niya ito ng noo. Totoo kasi yun. Isipin mo nga yan. Diyos ko. Uminom na lang ng kape si Janice na binili ni Alfred para sa kanya. Mismong iyang kape na hawak mo ay binili niya. Asar ulit ni Myla. Hindi naman pwedeng hindi ko tatanggapin ano. Baka isipin niyang nag-iinarte ako na ako pa nga itong binigyan. Depensa niya ulit. Kung ako sa'yo, sabihin mo na lang kay Sir Alfred na gusto mo rin siya. Baka naghihintay lang siya na mag-first move ka. Something like that, you know. Saad nito. Tumayo na rin si Myla habang hawak nito ang mga folder. Peking natawa si Janice. Hinding-hindi ko yan gagawin. May paninigurado niyang sabi. Edi go! Hiyaw nito bago ito umalis. Napatitig na lamang si Janice sa likod ni Myla. Naguguluhan na talaga kasi siya sa pinapakita ni Alfred sa kanya. Ayaw niya maging tanga o asyumera. Ilang saglit din ay pumasok na si Alfred. Nagulo-gulo ang mga buhok. Ngunit hindi pa rin maiwasan ni Janice na humanga rito. Guwapo pa rin ito. Alfred, ayos ka lang? Tanong niya dito. Tumango lang ito. Ibinaling ni Janice ang kanyang tingin sa water dispenser. Dali-dali siyang kumuha ng tubig doon. Ibinigay niya kay Alfred kaagad. Uminom ka muna ng tubig.
Saad niya nang mailagay niya sa desk nito ang baso ng tubig. Ngumiting tumingin sa kanya si Alfred. Salamat, Janice. Pagpapasalamat nito. Tumalikod na kaagad siya. Ngunit hindi pa man siya nakarami ng hakbang, ay tinawag siya nito. Janice. Sambit nito sa kanyang pangalan, sa malumanay na boses. Kaagad siyang lumingon ng may pagtataka. Ano yun? Tumayo ito. Lumapit naman siya pero huminto siya sa may sopa para doon muna siya maupo. May sasabihin sana ako sa'yo. Panimula nito. Hindi alam ni Janice kung bakit nakaramdam siya ng hindi niya mawari na emosyon sa kanyang katawan. Pero hindi niya pinapahalatang hindi siya mapalagay sa kaniyang kinalalagyan. Ano naman ang sasabihin mo? Taka niyang tanong. Hindi lumapit sa kanya si Alfred, bagaman ang mga mata nito ay parang nakadikit sa kanyang mga mata. Para bang hinuhubaran siya nito. Pero sabihin mo muna sa akin na hindi ka magagalit sa akin. Tugon nito. Oo naman, hindi ako magagalit. Saad niya na may paniniguradong hindi siya magagalit. Pero sa loob-loob niya, hindi niya iyon maipangako. Baka kasi ay hindi katanggap-tanggap ang sasabihin nito sa kanya. Gusto ko sanang malaman mo na. Gusto kita. Janice, oo, gusto kita. Diretsong sambit nito. Hindi bingi si Janice. Dinig na dinig niya iyon. At hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Tunay na nanlaki ang kanyang mga mata. Natulala lang siya. Alam kong hindi ka maniniwala kasi hindi naman ka panipaniwala. Pero itong sinasabi ko sa'yo ay wala itong halong biro. Gusto kita, Janice. Saad ulit nito. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Kahit gusto naman talaga niyang magsalita. And I am sorry because I tell it to you. Kahit ganito kabilis ay hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Muling pagsasalita nito. Nanginginig ang mga tuhod ni Janice. Hindi naman kasi siya sanay na may mag-confess sa kanya. Lalo pa ngayon na si Alfred ito, ang boss niya. Dali-daling tumayo si Janice. Hindi niya mawari kung anong emosyon ang namamayani sa kanyang puso. Natutuwa siya na nalulungkot. Nakaramdam din siya ng pagkadismaya at takot. Kaya ang ginawa na lamang niya ay iniwan si Alfred sa loob ng opisina nito. Wala siyang pakialam kahit sa oras ng trabaho niya ay uuwi siya. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Alam ni Alfred na hindi galit si Janice dahil na-shock lang ito sa biglaan niyang pag-confess. Hindi na kasi niya kayang pigilan ang kanyang sarili na hindi sabihin kay Janice na gusto niya ito. Tanggap naman niya na ganoon ang reaksyon ni Janice sa ginawa niyang iyon. Pero napaupo na lamang siya sa upuan nang hindi makapaniwala sa kanyang sariling ginawa. Hindi niya lubos maisip na magagawa niya iyon dahil sa kanyang nararamdaman para kay Janice. This is not his first time to confess. Pero ito na yata ang hindi madali sa kanya. Dahil noon pa sana niya sasabihin ang kanyang nararamdaman para kay Janice. Saglit lang siyang naupo na pagdesisyonan niyang sundan na si Janice. Alam naman niya ang address ng bahay nito dahil naitanong niya iyon. Sana lang talaga hindi siya galit sa akin. Aniya sa kanyang sarili habang sinusuot ang blazer. Nang nakapaghanda na siya, ay tumungo na kaagad siya sa bahay ni Janice. 10 minuto ang kanyang biniyahe. Marating lang niya ang bahay nito. Simple lang ang bahay na mayroon si Janice. Sa nakikita naman ni Alfred, it is a family house. Nagdadalawang isip pa siyang tumuloy. Pero wala siyang pagpipilian dahil ginusto niya ito. Lumabas na siya ng kanyang kotse. Sa tapat ng bahay, kaagad siyang nagsalita. Tao po. Hiyaw niya. Ilang minuto ang lumipas ay sumulubong sa kanya ang isang matandang lalaki. May dala itong itak
At dahil doon, inihanda ni Alfred ang kanyang sarili, sakaling siya ang iitakin nito. Anong sadya nila? Taka nitong tanong. Narito po ba si Janice? Ako po ang amo niya. Tugon niya. Dahil sa kanyang sinabi, ay mabilis na napangiti ang matandang lalaki sa kanya. Si Janice ay nasa loob. Pumasok ka po muna rito, sir, at tatawagin ko. Imporma nito. Sumunod naman siya sa matanda. Ako pala ang papa ni Janice. Muling pagsasalita nito. Tumangutango siya ng bahagya itong tumingin sa kanya. Umupo ka muna riyan, sir. Saad nito habang iginigiya ang upuan. Umupo naman siya at hinintay na sa pagbalik nito ay dala nito si Janice. Ilang saglit ang lumipas ay kasama na nito si Janice na nakapagbihis na rin. Kahit talaga simple lang ang pananamit nito ay hindi niya madenay na sobrang ganda nito. Bakit ka nandito, Alfred? Magaspang ang boses ni Janice. Hindi naman niya pinansin ang kagaspangan nito. Tumayo na rin siya at nakatingin lang kay Janice. Tatawarin mo ko sa ginawa ko kanina. Alam kong nabigla talaga kita. Panimula niya. Tumingin ang papa ni Janice sa kanya na para bang naiintindihan nito ang pinagmula ng lahat. Nagsalita ito. Kung ano man ang kasalanan mo sa anak ko, wala na ako roon, kaya maiwan ko muna kayo. Imporma nito. Pero bago ito lumayo sa kanilang dalawa, ay kakaiba ang ipinukaw nitong titig sa kanya. Alam niya kung anong klaseng titig iyon. Hindi naman ako galit sa iyo, Alfred. Nagulat lang ako sa sinabi mo. Pagsasalita ni Janice sa wakas. Umupo ito. Pinaupo rin siya nito. Hindi ko lang lubos maintindihan kung bakit sa ganoon ay nagawa mong sabihin iyon. Ayaw kong maniwala na totoo yon kasi hindi naman siguro. Sana itong pagiging ganito ko ngayon ay naiintindihan mo. Kasalanan mo to. Mahabang sabi nito. Naiintindihan niya naman talaga si Janice. Gusto kita, Janice. Malumanay niyang saad. Kinuha niya ang dalawang kamay ni Janice at pinagtiklop niya iyon. Alam kong mahirap paniwalaan pero sana ay hayaan mo kong iparamdam sa iyo ang nararamdaman kong ito. Hindi kita pinipilit talaga. Sana hayaan mo kong iparamdam sa iyo na gusto kita sa kahit anong bagay na gusto kong ibigay sa iyo o gawin. Pero may limitasyon naman. Paliwanag niya. Simpleng umiti si Janice sa kanya. Hindi ako mangangako pero sige, gawin mo. Huwag ka nga lang mag-assume sa kung ano man ang gusto mong mangyari. Anito sa totoong gustong ipahiwatig sa kanya. Mahina siyang tumango kay Janice. Salamat, Janice. Matamis niyang sabi. Hinayaan na niya ang kamay nito. Ilang minuto lang din ang lumipas ay bumalik na ang papa ni Janice. Nadala pa rin itong itak sa kabilang kamay. May dala rin itong tinapay at juice. Kumain ka muna, sir. Sambit nito. Ngumiti siya dito. Tawagin niyo lang po akong Alfred. Imporma niya na tinimuan naman nito. Ako naman si Bonifacio. Saad nito. Mabilis din silang tinalikuran nito. Tumingin ulit si Alfred kay Janice na nahuli niyang nakatitig sa kanya. Titig na titig ka. Sambit niya na may halong pang-aasar. Hindi ko talaga lubos maisip na ganito ka. Boss kita pero para bang ibang iba ka ngayon. Sambit nito at ngumiti ng malapad. Hindi na rin napigilan ni Alfred na ngumiti. Nasa isip niya na hindi na sana matigil ang pagkagusto niya sa babaeng nasa kanyang harapan na sinisigurado naman niya. Simula noong hinayaan ni Janice, ang gustong patunayan ni Alfred sa kanya ay walang araw na hindi nito iyon pinaparamdam sa kanya. Simula sa araw na iyon, ibang-iba na akong magsalita sa kanya si Alfred. Hindi siya sanay na sweet itong nakikitungo sa kanya. Janice, tawag nito sa kanya. Kaagad niyang itinigil ang kanyang paglilinis. Ano yun?
ata kanyang tanong. Gusto mo ba na huminto na sa trabaho na to? Tanong nito nang lumapit siya. Natigilan naman siya. Hindi niya kailanman inisip na ititigil ang trabaho na mayroon siya ngayon. Kahit naman na nililigawan siya nito, hindi niya ito itinitake advantage. Hindi siya ganoong klase ng tao. Kung ano man yung iniisip mo, itigil mo yun, Alfred. Nagtatrabaho ako, kaya hindi ako titigil sa trabahong to dahil lang ay nililigawan mo ako. Aniya na ikinatigil ni Alfred. I am sorry, Janice. Paghingi ka agad nito ng kapatawaran. Tumangutang mo na lang siya at sinimulan ulit ang kanyang trabaho. Pero ilang saglit lang ay naramdaman niya ang mahigpit na yakap ni Alfred mula sa kanyang likuran na ikinatigil niya. Galit ka ba sa akin? Tanong nito sa mahinang boses. Bumuntong hininga naman si Janice bago sumagot. Hindi ako galit. Hindi ko lang ginusto ang sinabi mo. Sana ay hindi na yun maulit pa. Mahinang sabi rin niya. I am sorry. Hindi na yun maulit pa. Sambit nito. Naramdaman na lang ni Janice ang halik ni Alfred sa kanyang batok. Nagbigay iyon sa kanya ng kakaibang sensasyon na sana ay itigil na ni Alfred ang halik nito. Alfred! Itanya ni Janice nang maramdaman niya kapagkuhan ang kagat nito sa kanyang balikat. Kaagad niya itong hinarap na nakakunot ang noo. Ngunit nakangiti lang si Alfred na para bang walang ginagawa. I just love doing it. Sambit nito. Pabiru naman niya itong sinundot sa tagiliran. Sa mga oras na yon, hindi alam ni Janice ang sumunod na ginawa ni Alfred. Nanlaki ang kanyang mga mata nang dumampi ang mga labi nito sa kanyang labi. Hindi niya lubos maisip na magagawa ni Alfred ang bagay na to. Pero hindi ide-deny ni Janice ang masarap na halik nito. Para bang bawat segundong lumilipas, ay mas lalong lumalalim ang halik nito. Kapag kuwan ay humaplos ang dalawang palad nito sa kanyang pisngi. Pinagsawaan din nito ang kanyang labi. Alfred, sambit niya sa pangalan nito nang magkaroon ng agwat ang kanyang mga labi. Ngumiti si Alfred sa kanya na para bang matagal na nitong gustong gawin sa kanya ang halikan siya. Hindi siya galit. Kasiyahan ang lumulukob sa kanyang puso ngayon. Hindi ko lang mapigilan ang aking sarili. Anito. Pero hindi na niya inintindi iyon. Pusa na rin dinampi ni Janice ang kanyang labi sa labi ni Alfred na labis naman itong ikinatuwa. Alfred, sambit niya sa pangalan nito. Alam niyang hindi lang sa simpleng halik ang pupuntahan nito. Kaya habang hindi pa lumaon, ay ititigil na niya ito. Hindi na niya natapos ang sasabihin niya sana dahil kusang humiwalay si Alfred. Tumunog kasi ang cellphone ni Alfred. Dahil sa nangyari ay natuwa siya. Hindi ka talaga titigil kung hindi man lang may tatawag sa'yo. Natatawa niyang sabi. Tumawa na rin si Alfred. Alam ni Janice na nabitin ito. Sa hapon ding iyon ay hindi mapigilan ni Alfred ang kanyang sarili na hindi surpresahin si Janice. Sinabi niya kay Janice na may pupuntahan muna siyang importante at hindi na ito nag-usisa pa. Isang oras matapos niyang bilhin ang kanyang ibibigay kay Janice ay tumungo na kaagad siya sa opisina. Nakasalubong pa niya si Myla na kaagad nagsalita. Boss, mamayang alas 5 po ng hapon ay may meeting kayo with the new investors. Informa nito. Ngumiti siya dito. Salamat, Myla. Noted. Sagot nito. Tumungo lang din ito sa kanya. Nadat na ni Alfred si Janice na tumitingin sa kanyang mga litrato. Janice, sambit niya sa pangalan nito. Kaagad itong lumingon sa kanya. Tinitingnan ko lang ulit ang mga litrato mo. Paliwanag nito. Bakit? Nagwagupuhan ka sa akin? Biro niya. Nag-ikot lang ito ng mga mata. Anyways, pwede ka bang pumikit muna? Request niya dito. Lumapit ito sa kanya na hindi napansin ang kanyang dalang supot. Bakit naman? Taka nitong tanong. Basta,
Umikit ka na lang para malaman mo kaagad. Paliwanag niya. Kaagad na pumikit si Janice. Lumapit siya dito. Kinuha niya sa loob ng supot ang binili. Nang masigurado niya na, nakangiti siya. Pwede ka nang dumilat. Saad niya. Unti-unti naman itong dumilat. Kitang-kita ni Alfred kung paano nalaki ang mga mata ni Janice. Nasurpresa niya ito. Binilhan mo ko ng dress? Hindi makapaniwala nitong tanong sa kanya. Malapad naman ang kanyang ngiti. Tumango-tango siya. Nagustuhan mo ba? Tanong niya. Sobra. Simpleng sagot ni Janice. Kinuha nito sa kanyang kamay ang dress at inilagay sa sofa. Kapag uwan, niyakap siya nito ng mahigpit. Maraming salamat, Alfred. Sobrang saya ko ngayon. Sambit nito. Umiwalay si Janice sa yakap at humarap ito sa kanya na may nahahalatang kasiyahan. Hahalikan na sana ni Alfred si Janice ay biglang bumukas ang pinto ng opisina niya. Labis ang kanyang pagkagulat nang makita ang kanyang mga magulang. At mabilis siyang lumayo kay Janice, pero huli na ang lahat. Nakita na ng mga ito ang ginawa nila. What's the meaning of this? Nahahalata ang galit sa boses ng kanyang mama. Ma'am! Sambit ni Alfred na nauutal. Tumingin siya kay Janice na ngayon ay may takot na namamayani sa ekspresyon sa mukha nito. Alfred, bakit mumuntik ng halika ng babaeng yan? Giit pa nito. Hindi siya makaimik. Hinawakan niya ang kamay ni Janice na ngayon ay damang-dama niya ang panginginig nito. At ikaw naman babae, umalis ka ngayon din! Sigaw nito na dahilan para bumitaw si Janice sa kanya at hindi na nagdalawang isip na tumalikod ka agad. I will explain to you everything, ma'am. Walang kasalanan si Janice dito. Wika niya. Wala akong pakialam. Basta, hindi na magtatrabaho ang babaeng yan dito at hindi ka na makikipagkita sa kanya. Hindi ko alam na bigla na palang bumaba ang taste mo sa mga babae. Sabi nito na alam ni Alfred kung anong klaseng mga salita iyon. Tinignan ni Alfred ang dress na nasa sofa. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Galit niyang sambit. Kinuha niya ang dress at lumabas. Pero bago siya tuluyang lumabas ng kanyang opisina, ay nagsalita siya. Kahit mababang uri lang si Janice, tao rin siya na may dignidad na hindi pwedeng apakan. Sambit niya. Sinundan niya si Janice na sana ay hindi pa ito nakakalayo sa kanya. Nagmadali siyang naglakad at sumakay ng elevator. Sa pagbukas ng elevator, ay sakto naman ang paglabas sa Janice. Tumakbo na siya. Janice! Sigaw niya sa pangalan nito. Hindi siya nito pinansin. Hindi ito lumingon. Janice, wait! Muli niyang sigaw. Mabilis ang bawat hakbang nito, kaya binilisan pa niya lalo ang kanyang takbo. Nang madatnan na niya ito, kaagad niyang hinawakan na mahigpit ang braso nito. Magpapaliwanag ako sa'yo. Wika niya. Walang ibang naramdaman si Janice sa mga oras na iyon, kundi ang labis na kalungkutan. Bakit hindi pa niya naisip na maaari iyong mangyari? Kaya ang ginawa niya ay ang mabilis na paghakbang para kaagad makalayo sa kumpanyang iyon. Pero sinundan pala siya ni Alfred. Kahit nakailang tawag na ito sa kanya, ay hindi pa rin siya lumilingon hanggang sa naabutan siya nito at mahigpit na hinawakan sa kanyang braso. Itawan mo ako, Alfred. Sambit niya. Nagpipigil ng kanyang luha dahil ayaw niyang makita nito na umiiyak siya. Hindi ako galit sa'yo. Galit ako sa sarili ko kaya bitawan mo na lang ako. Aniya. Ngunit hindi pa rin natinag si Alfred. Mahigpit pa rin ang kapit nito sa kanyang braso. Tumingin ka sa akin, Janice. Saad ni Alfred. Unti-unti naman siyang tumingin kay Alfred. Sa kanyang paglingon, ay siya ding pagtulo ng kanyang mga luha. Natatakot ako. Aniya na hindi nagsisinungaling. Galit ang mama mo sa akin.
Patuloy pa niya. Bumuntong hininga si Alfred. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Nandito ko, Janice. Huwag mong intindihin ang mama ko. Hindi niya alam ang lahat at saka mahal kita. Paliwanag nito. Pinunasan ni Alfred ang kanyang mga luha. Hindi na muna tayo magkikita, Alfred. Saad niya. Dahil sa kanyang sinabi, ay nanlaki ang mga mata ni Alfred. No, hindi mo gagawin yan. Dahil lang sa galit si mama. Depensa nito. Pero iyon lang nakikita kong paraan para hindi na tumagalit. Baka kung ipagpapatuloy pa natin to, ikaw rin ay higpitan ng mama mo. Aniya na sana ay sang-ayunan ni Alfred. Lumingon-lingon si Alfred. Hindi ito sang-ayon. Kahit ano man ang mangyari, ay hindi ka lalayo sa akin. Ako nang bahala sa mama ko. Ipapaliwanag ko sa kanyang lahat. Huwag mo kong iwan, Janice. Hindi ko kayang ganoon. Anito sa nagsusumamong boses. Sinandal na lamang ni Janice ang kanyang ulo sa dibdib nito. Dinig na dinig niya ang malakas na tunog ng puso nito. Hindi nga siguro tayo para sa isa't isa. Mayaman ka. At mahirap lang ako. Sambit ni Janice. Sa kanyang sinabi, napatigas iyon sa buong katawan ni Alfred. Muli na lamang siyang napaluha. Hinatid ni Alfred si Janice papunta sa bahay nito. Kahit ayaw niyang umalis at magkaroon sila ng oras sa isa't isa, ay hindi naman iyon pwede. Kailangan niyang kausapin ang kanyang mama. Nang makabalik na siya sa kumpanya at pumasok sa kanyang opisina, ay nadatnan niya ang kanyang mama na nakaupo sa sofa. Ang tagal mong bumalik! Giit nito. Hindi siya sumagot. Umupo lang siya sa kanyang swivel chair at kinatitigan ang kanyang cellphone. Hindi kita pinalaki na sa kung sino-sinong babae ka lang magkakagusto. Kung anong katayuan mo sa buhay, ay ganoon din ang dapat na ibagay sa'yo. Giit nito. Dahil sa sinabi ng kanyang mama, ay kumulo ang kanyang dugo. Hindi niya gusto ang sinabi nito. Kaya hinampas niya ng malakas ang kanyang desk na dahilan para manlaki ang mga mata ng kanyang mama. Alfred! Hiyaw nito. Tumayo na rin ito. Galit ang namutawi sa mga mata nito. Hindi ko lubos maisip na ganoong uri ka ng tao, ma. Aniya na may galit na mahalata sa kanyang boses. Malaki pa naman ang respeto ko sa'yo dahil akala ko'y mabuti kang tao. Hindi rin niya lubos maisip na sa harap nito na pagsalitaan niya ang kanyang mama. Ngayon lang ito nangyari. Alfred! Itong ginagawa ko ay para sa'yo to! Para sa future mo! Galit na sambit nito. Mas lalong nakaramdam si Alfred ng galit. Ma, sa lahat-lahat na binigay mo sa akin, tinanggap ko mga yun na may pasasalamat dahil alam kong para sa akin yun. Pero itong kagustuhan ko, itong gagawin ko para sa akin sarili. Hayaan nyo naman ako. Matanda na ako. Hindi na ako bata na lahat tala ng aking desisyon ay nakadepende sa kagustuhan nyo. Kahit hindi ko naman gusto. Hayaan nyo naman ako na magkaroon ng kalayaan sa aking desisyon. Hindi na nga niya napigilan ng mga salitang iyon na dahilan para matahimik ang kanyang mama sa kanyang harapan. Mismong ito ay hindi inasahan na sasabihin niya iyon. I am out. Huling sabi niya bago iniwan ang kanyang mama sa kanyang opisina. Isang linggo nang hindi pumapasok si Janice sa trabaho. Kahit na tinawagan siya ni Alfred at pinuntahan sa bahay, ay hindi talaga siya nagpatinag. Ayaw ko muna magtrabaho. Aniya sa kanyang papa. Naging matamlay siya at tila ba hindi gusto ang bumangon siya sa kanyang kama. Hindi naman kita pinipilit na magtrabaho, anak. Ang sa akin lang ay ilang araw nang pabalik-balik dito si Alfred. Baka nakakalimutan mong amo mo siya. Sabi nito. Ayaw niyong makinig sa mga sinasabi nito. Hindi na lang din siya sumagot. Ilang sandali lang din ay umalis na lang ito. Ngunit makaraan na ang ilang minuto, ay nakarinig si Janice ng pamilyar na boses mula sa labas ng kanilang bahay. Boses yun ni Alfred ah.
Mahinang sambit niya. Kahit papaano, namimiss niya si Alfred. Ilang araw na kasi niyang hindi ito nakikita. Tumayo si Janice. Lumabas siya ng kanyang kwarto at pumunta sa labas ng bahay. Mula roon, nakita niya ang gwapong mukha ni Alfred. May dala itong bulaklak na hindi lang isa, kundi dalawa. Janice. Sambit nito sa kanyang pangalan. Malapad ang ngiti nitong ibinigay sa kanya. Hindi ka ba talaga nagsawa? Mahina niyang tanong. Wala pa talaga akong lakas ng loob na pumasok eh. Emporma niya. Tumikim si Alfred bago nagsalita. Hindi na mahalaga sa akin kung papasok ka o hindi sa trabaho mo. Kung gusto mo nga araw-araw tayong magkasama eh. Sabi nito. Napabuntong hininga si Janice. Talagang hindi siya nito tatantanan. Sinalubong na lang niya ito at niyakap ng mahigpit. Sakalang ko papasok sa kumpanya niyo kapag wala na roon ang mama mo. Aniya na nagpabago ng ekspresyon sa mukha nito. Kung si mama lang ang pag-uusapan, hindi iyon titigil. Pero ang mahalaga ngayon ay tayong dalawa lang. Huwag na lang natin intindihin ang mama ko. Saad ni Alfred. Hahanap na lang siguro ako ng bagong trabaho. Aniya dito. May sasabihin pa sana siya ay hindi na siya nakapagsalita ulit dahil hinalikan na siya ni Alfred. Ang halik nito ay parabang matagal lang nangungulila. Matapos itong pagsawaan ng kanyang labi, ay nagsalita ito. May sasabihin ako sa iyo. Anito, sa mahinang boses. Tumango lang siya dito. Walang pasabi ay hinila siya nito papunta sa kotse nito. Ano bang sasabihin mo sa akin? Taka niyang tanong nang makarating na sila sa kotse nito. Hindi sumagot si Alfred sa kanya. Bagkos ay pinagbuksan siya nito ng pinto at pinaupo siya sa front seat. Hindi ko rito sasabihin sa iyo ang gusto kong sabihin. Saad nito. Hindi na lang siya nag-usisa pa. Nagmaneobra na ng kotse si Alfred. Ilang minuto silang bumiyahe at hindi pamilyar kay Janice ang daang tinatahak nila. Papunta yata tayo sa bukid ah. Saad niya nang mapagtanto iyon. Lumingon sa kanya si Alfred na may ngiti sa mga labi at hindi sumagot sa kanya. Ilang saglit lang ay nahinto sila sa harap ng malaking gate. Nandito na tayo. Emporma ni Alfred sa kanya. Una itong lumabas ng kotse at pinagbuksan siya. Nang makalabas na si Janice, ay noon lang niya nakita ang buong kagandahan ng lugar. May nakita siyang palaka na nakasabit sa malaking kahoy. Hacienda Martinez. Basa niya. Lumingon siya kay Alfred. Welcome aboard. Sabay tawa. Pagmamay-ari mo to? Usisa niya. Tumangutang-u si Alfred. Binili ko noong nakaraang taon. Pinalitan ko agad ng Hacienda Martinez para sa akin na talaga ang pangalan. Paliwanag nito. Hindi maiwasan ni Janice ang mamangha. Ang yaman mo talaga, no? Sambit naman niya na tunay na nakaramdam ng insecurity. Hindi naman masyado eh. Depensa naman ito. Pabiru niya itong sinundot sa tagiliran. Kaya pala ganoon na lang kung umasta ang mama mo. Sabi niya. Yeah. Hindi ko nga lang gusto dahil sumusobra na siya. Tugon nito na nakatingin sa gate ng hasyenda. Ganoon naman talaga mga mama. Sabi na lamang niya. Anyways, tara na. Mas maraming magagandang tanawin na naghihintay sa loob. Anito. Hindi na lang tayo magkotse, baka ay maputik pa sa loob. Patuloy pa nito. Hinila na siya ni Alfred papasok ng hasyenda. Sa bungad pa lang ay naglalakihang mga puno ng mangga ang bumungad sa kanila. Hindi rin nakaligtas sa kanyang mga mata ang mga iba't ibang klase ng mga bulaklak na nadadaanan nila. May iilang mga trabahante na rin ang nagsimulang maglinis. Grabe! Parang paraiso naman dito! Namamangha niyang sabit habang nilalamutak ng kanyang mga mata ang iba't ibang tanawin. Marami pa yan. Simula pa yan ang kagandahan dito. Saad naman ni Alfred.
Kinuha nito ang kanyang kamay at hinawakan nito iyon habang naglalakad silang dalawa. Dito na lang ako titira, Alfred. Saad niya nang makalayo na sila sa gate at matanaw niya ang maliit na ilog sa kanang bahagi ng hasyenda. It is really a perfect place. Walang masabi rito ang probinsyang kinalakihan ni Janice. Kung gusto mong dito tumira, sige ba, pwede naman yun. Sang-ayon naman ni Alfred sa kanya. Huminto si Janice sa paglalakad. Tinanaw niya muna ang ilog na talagang parang nangungusap sa ganda. Hindi iyan man-made, Informa ni Alfred. Iyang mga nakikita mo ay tinanim at eksaktong nandiyan ang iba. May kaunti lang na inilagay dito para mas mapaganda palalo ang Hacienda Martinez. Saad ni Alfred. Grabe no? Wika na lamang niya. Muli silang naglakad. Malawak ang buong hasyenda. Kukulangin ng isang oras na kanilang paglalakad para malibot ang kabuuhan nito. Sa kanilang harapan ngayon ay ang mga iba't ibang klase ng hayop na nasa iisang lugar lang. Ilang sandali pa ay sumulubong sa kanila ang isang matandang lalaki. Magandang araw po, Sir Alfred. Bati nito. Lumingon din ito sa kanya at bumati. Ano pong maipaglilingkod namin sa inyo? Tanong nito. Tumikhi muna si Alfred. Ipaghanda mo kami ng native na manok at mga gulay. Maglaan din kayo ng mga prutas at gulay sa maraming basket para madala namin pag-uwi. Saad niya. Tumangutangu naman ang matandang lalaki bago ito umalis. Punta tayo sa Ancestral House. Saad ni Alfred. May Ancestral House kayo rito? Namamangha niyang tanong. Kasama ayon sa pagbili ko nito. Kaya mas lalong naging mas mahal ang pagbili ko nito. Informa nito. Nang makarating na sila sa Ancestral House, ay lalong namangha si Janice. Labis ang kanyang kasiyahang naramdaman dahil sa kanyang nakikita. Napakaganda naman ito. Aniya na tunay na namamangha. Sa hapon ding iyon, ay kumain muna sila bago umalis. Ayaw pa sana talagang umuwi ni Janice dahil gusto niya munang manatili rito. Ngunit, sinabihan siya ni Alfred na may importante itong gagawin sa kumpanya. Kaya kahit ayaw pa niya ay wala na siyang nagawa. Unang natapos kumain si Alfred. Umalis din muna ito dahil ay may sasabihin sa matandang lalaki na kanina lang ay nakatagpo nila. Saglit lang ay tumunog ang cellphone ni Alfred sa tabi niya. Iniwan kasi nito sa kanya ang cellphone. Hindi niya sana pakakialaman ng cellphone, pero para bang may nag-udyok sa kanya na basahin kung ano iyon. Bahala na. Aniya na may pagdadalawang isip kung titingnan niya ba talaga o hindi. Pero ilang segundo ay nasa kanyang kamay na ang cellphone nito. Pabaling-baling muna siya sa buong kusina na baka ay may nakatingin o may papasok na tao. Pero nang masigurado niyang wala, ay kaagad niyang binasa ito. Ganoon na lang ang kanyang pagkasurpresa sa kanyang nabasa. Dahil din doon ay nanginginig ang kanyang mga tuhod at hindi makapaniwala sa kanyang binasa. Sana hindi ko nalang binasa. Aniya sa kanyang sarili. Hindi na rin niya napigilan ang sarili na hindi tumulo ang mga luha. Dali-dali siyang tumayo. Hindi na niya hinintay pa na bumalik si Alfred dahil ayaw niyang makita ito. Ayaw niyang makita nito na umiiyak siya. Sana hindi ko nalang talaga binasa. Sambit niya habang mabilis na naglalakad patungo sa labas ng Ancestral House. Ngunit nang nasa labas na siya, ay nakita siya ni Alfred. Nagmadali rin itong tumungo sa kanya, pero hindi siya tumigil sa kanyang mabilis na paglalakad. Janice! Sigaw nito sa kanyang pangalan, na hindi alam nito kung ano ang dahilan ng kung ano man ang kanyang dinamdam. Walang lingon, walang hinto. Hindi alam ni Janice
kung saan siya tutungo. Janice, ano nangyari? Taka nitong hiyaw mula sa kanyang likuran. Bakit ka biglang nagkaganyan? Hindi pa rin niya ito binigyan ng atensyon. Hanggang sa napunta na siya sa isang lugar na hindi niya alam kung saang bahagi iyon ng hasyenda. Basta ang mahalaga ay makalayo siya. Huminto siya, pero nasundan pa rin siya ni Alfred. Janice, hindi kita maintindihan. Sambit nito na may pag-aalalang nahahalata sa boses. Napaupo na lamang siya sa damuhan na hindi alam kung ano ba dapat ang kanyang maramdaman sa mga oras na iyon. Alfred, gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang makalayo. Saad niya bigla. Lumapit sa kanya si Alfred na handa na sanang yumakap sa kanya, pero pinatigil niya ito. Pwede bang huwag ka munang lumapit sa akin? Saad niya. Masakit man iyong sabihin, ay nasabi niya na lamang. Halatang halata naman ang pagkadismaya sa mukha ni Alfred. Hindi na lang din ito lumapit sa kanya. Tawarin mo ako, Alfred. Hindi ako katulad ng mga babae na nais ng mama mo. Ito lang ako. Aniya sa boses na nasasaktan. Hindi pa rin kasi nawala sa kanyang isip ang kanyang nabasa sa cellphone nito. Tahimik lang si Alfred. Hindi ko alam. Pwede bang itigil mo na lang ito lahat, Alfred? Aniya na mismong si Janice ay hindi makapaniwala sa kanyang sariling sinabi. Hindi tayo pwede sa isa't isa. Hindi tayo bagay. Mayaman ka at mahirap lang ako. Hindi akong babaeng nababagay sa'yo. Hindi akong babaeng gusto ng mama mo para sa'yo. Sabi niyang nakayakap na sa kanyang sarili. Janice, sambit ni Alfred mula sa kanyang tabi. Tumabi na rin pala ito sa kanya. Ilang saglit lang ang lumipas ay yumakap ito sa kanya. Huwag mo naman itong gawin sa akin, Janice. Bulong nito. Damang-dama ni Janice sa boses pa lang nito na nasasaktan si Alfred sa kanyang sinabi. Lumipas ang ilang mga buwan ay hindi na alam ni Alfred kung nasaan na si Janice. Minsan ay pinupuntahan niya si Janice sa bahay nila, pero sumuko na lamang siya dahil hindi na niya kayang harapin ang mga magulang nito sa kakatanong kung ayos lang ba o nasaan si Janice. Hindi sinabi ng mga magulang ni Janice kung nasaan siya. Pero hindi ako susuko sa'yo, Janice. Balang araw ay mahanap kita. Hahanapin kita kahit saan ka pa manaroon sa mundong ito. Aniya sa kanyang sarili habang walang ganang nakaupo sa kanyang swivel chair. Araw-araw kasing hinahanap ng kanyang puso at isip si Janice. Ilang buwan na niyang hindi mapigilan ng kanyang sarili na hindi umiyak. Hindi na rin sila in good terms ng kanyang mama. Nalaman niya kasi na mawawalan siya ng mana at iba pang ari-arian kung ipagpapatuloy niya ang ugnayan nilang dalawa ni Janice. Alam na ni Alfred na nabasa iyon ni Janice noong araw na nasa Hacienda Martinez sila. Ang lahat ng iyon ay nagdulot ng labis na kalungkutan. Hindi na niya makikita si Janice. Namimista kita, Janice. Sabi pa niya. Mabuti na lang talaga ay may litrato siya kay Janice. Kaya kahit sa litrato man lang ay makita niya ito araw-araw. Pero iba pa rin talaga kung tunay niyang nahahawakan si Janice. Hahanapin kita. Maghintay ka lang kung nasaan ka man ngayon dahil gumagawa na ako ng aking mga hakbang. Aniya pa bago niya ibinalik sa kanyang wallet ang litrato nito. Ilang minuto ang lumipas ay nagulat si Alfred nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag galing sa kanyang private investigator. Kaagad niya itong sinagot. Magandang araw, Mr. Martinez. Bungad nito sa kabilang linya. Nagawa mo na bang pinapagawa ko sa'yo? Diretso niyang tanong. Mula sa kabilang linya ay tumahimik muna ang private investigator niya. Mr. Martinez, confirmed that Miss Janice Alcaraz is in her province. Sagot nito. Dahil sa impormasyong sinabi nito, ay kaagad na nagdiwang ang kanyang puso. Tama nga ang kanyang hinala. Alam naman niya kung nasaan iyon dahil naitanong ni Alfred iyon kay Janice.
Maraming salamat sa binigay mong impormasyon, Private Investigator. Saad niya, kaagad niyang binaba ang tawag. Hindi mapigilan ni Alfred ang kanyang kasiyahan. Mabuti na lang talaga ay may mga tauhan siya na kanyang maaasahan. Napasandal siya sa kanyang swivel chair habang hindi nawala sa kanyang labi ang ngiti. Gagawin kong lahat, Janice, para sa'yo. Sambit niya. Simula noong nabasa ni Janice ang mensahe ng mama ni Alfred, hindi niya napipigilan ang kanyang sarili na hindi umiyak sa tuwing naaalala niya iyon. Simula rin sa araw na iyon, ay para bang kulang na kulang ang mga araw na dumadaan. Tunay na, namimiss na niya si Alfred. Ngunit wala naman siyang magawa, kundi ang kusang layuan na lamang ito, para na rin sa ikabubuti ng lahat. Habang naglilinis siya sa labas, hinihingal na dumating si George. George! Sambit niya. Bakit ka naman hinihingal? Nag-aalala niyang tanong sa bunsong kapatid. Si George lang ang sinama niya pa uwi sa kanilang probinsya. May naghahanap po sa iyong isang lalaki, ate. Imporma nito na hinihingal pa rin. Hininto na rin niya ang kanyang paglilinis. Sino naman? Tanong niya ulit dito. Tumingin siya sa gate. Wala namang tao. Hindi ko alam kung sino po siya eh. Hindi niya sinabi sa akin kung anong pangalan niya pero nagtanong po siya sa akin kung dito ka ba raw nakatira. Paliwanag nito. Sino naman kaya? Aniya sa nagtatakang boses. Inilagay niya muna ang kanyang walis. Pumunta siya sa labas ng gate. Nang nasa gate na siya, ay laki ang kanyang pagkagulat nang makita niya kung sino ang nasa labas. Habang nakasuot ito ng polo t-shirt na pinaresa ng short pants. Gwapong-gwapo ito. Alfred. Sambit niya sa pangalan nito na hindi makapaniwala. Tunay na nakaramdam kaagad si Janice ng panginginig ng kanyang mga tuhod. Gusto niyang umatras at huwag humarap kay Alfred. Kumibot-kibot na rin ang kanyang mga labi. Janice, I finally found you. Sabi ni Alfred na malapad ang ngiting ipinukaw. Sinundan kita rito dahil mahal kita. Namimiss na kita, Janice. Umalik ka na sa akin. Muling saad nito. Lumapit ito sa kanya pero huminto. Hindi ako makapaniwala na magagawa mo to. Ani ang pinipigilan ng kanyang sarili na hindi umiyak. Mas lumapit pa sa kanya si Alfred. Nang isang dangkal na lang ang kanilang pagitan sa isa't isa, ay biglang inilapat ni Alfred ang mga labi nito sa kanyang labi. Pinagsawaan ni Alfred ng ilang minuto ang kanyang labi. Ilang minuto rin ang lumipas, ay huminto ito sa paghalik sa kanya. Hinihingal at nakangiti pa rin. Hindi mo ba ako namimiss? Tanong nito. Inaplos ni Alfred ang kanyang magkabila ang pisngi. Ngumiti si Janice na walang pag-aalinlangan. Sino nagsabing hindi kita namiss? Dahil sa kanyang sinabi, ay muli siya nitong hinalikan. At nang magsawa ulit, ay nagsalita ito. Kay tagal ng mga araw na ang lumipas, ay para akong nangungulila sa'yo. Bakit mo naman kasi hindi sinabi sa akin na pupunta ka rito sa probinsya niyo? Nandito rin ako para humingi ng kapatawaran para sa mama ko. Pero huwag na natin siyang intindihin dahil gumagawa na ako ng paraan. Paliwanag nito. Nakatitig lang siya kay Alfred. Gusto na lamang niyang titigan ito ng matagal dahil sa gwapong-gwapo talaga siya kay Alfred. Ang mahalaga sa akin ay ikaw, Alfred. Saad niya. Pinaplus din niya ang pisngi nito. Kung ano man iyong kagustuhan ng mama mo, hahayaan na lang natin siya. Kahit nakakatakot ay sige na lang. Wala akong ibang hiniling kundi ikaw lang, Alfred. Saad niya. Nagkusang humalik si Janice kay Alfred. Ngunit saglit lang ang kanyang halik. May biglang nag-pop up sa kanyang isipan. Naalis ka ba kaagad? Tanong niya dito na sana ay hindi ang isasagot nito sa kanya. Ayaw ni Janice na sa muling pagkakataon ay aalis ito. Siya man ang unang umalis, ayaw na niyang mawala pa si Alfred mula sa kanyang tabi. Dahil sa kanyang tanong,
ay nag-iba kaagad ang ekspresyon sa mukha ni Alfred. Tatlong araw lang ang pag-stay ko rito. Ay kailangan pa naman kasi akong gawin sa trabaho ko. Alam mo naman yun, di ba? Napaatras si Janice. Ayaw niyang iyon ang kanyang marinig na magiging sagot nito. Pero ayaw kong muli mawalay sa'yo. Nagsisisi nga akong umalis doon. Pero dahil iyon sa hindi ko matanggap ang ginawa ng iyong mama, hindi ko alam kung dapat pa kitang hayaan na umalis ulit. Aniya, hindi makapaniwala si Alfred. Iyon ang nakikita niyang ekspresyon sa mukha nito. Pero babalik naman ako kapag natapos ko ng trabaho kong iyon. Kaunting tiis na lang talaga. Paliwanag nito. Sa sinabing iyon ni Alfred, hindi napigilan ni Janice ang kanyang sariling mga luha. Para bang naging mas emosyonal siya, hindi ito ang inaasahan niya. Hindi ito ang gusto niyang malaman sa muling pagkikita nila. Natatakot ako, Alfred, na baka ay hindi ka nababalik kasi malalaman ng mama mo na pumunta ka rito para makita lang ako. Alam kong malalaman ito ng mama mo. Ayaw ko na mangyaring hindi na kita makita. Saad niyang para bang hindi na niya mapipigilan ng kanyang sarili. Hindi kita iiwan, Janice. Alam kong hindi mangyayari yun kasi ikaw lang ang laman ng aking puso. Hindi kita iiwan. Babalikan kita, Janice. Paliwanag nito na may paniniguradong hindi nito kayang gawin sa kanya na iwan siya. Ang mga luha ni Janice ay masaganang tumulo. Humakbang siya paatras. Hindi niya makampante ang kanyang damdamin. Habang umiiyak si Janice, ay lumapit ulit si Alfred sa kanya. Ikinulong siya nito sa dibdib. I'm so sorry. I made you suffer like this, Janice. Sambit nito kapag kuwan. Basta lagi mong tatandaan na mahal kita. Sa akin ka lang. Hindi iyon magbabago dahil mahal na mahal kita. Patuloy nito. Habang umiiyak si Janice ay nagsalita siya. Sorry kung nasobrahan ako sa pagiging dramatic. Ganito ba kapag mahal mo ng isang tao? Tanong nito. Hayaan mo lang sarili mo. Tugon ni Alfred. Ilang saglit lang ay lumuwang ang mahigpit na yakap nito sa kanya. Tiningnan siya nito sa mga mata. Gusto kong marinig mula sa mga bibig mo, Janice, ang salitang mahal mo rin ako. Sabi ni Alfred na may pagsusumamo. Pinunasan muna ni Alfred ang mga luha ni Janice. Hinaplos din ito ang mga pisngi niya. Sabihin mo at kahit magkalayo tayo, ay hindi kita ipagpapalit. Pero kahit hindi mo man sabihin, ay hindi pa rin kita ipagpapalit. Wika nito. Tumangu-tangu si Janice. Simple siyang ngumiti. Mahal kita, Alfred. Matagal ko nang naiintindihan na kung ano man ang gustong ipahiwatig nitong puso ko. Mahal kita. Hindi sapat itong mga salita ko kung gaano kita kamahal. Pero sana maniwala kang ayaw ko na mawala ka. Ayaw kong ipagpalit mo ko sa iba. Sabi niya habang nakatitig sa mga mata ni Alfred. Ngumiti si Alfred sa kanya. Hindi ako nagsisising minahal kita, Janice. Hinding-hindi akong magsisisi at hinding-hindi akong magsasawa sa'yo. Tandaan mo yan. Tumangu-tangu si Janice bilang pagsang-ayon. Hindi na makapaghintay si Alfred na muling bumalik sa probinsya kung nasaan si Janice. Kahit ilang araw na lang na natitira para makita niya ito ay excited na siya. Bumili na rin siya ng ibang mga damit at iinang mga bagay na kailangan niya. Inihanda na rin niya ang kailangan niya para sa gagawin niyang sorpresa. Alam kong mabilis pero gagawin ko to. Sabi niya sa kanyang sarili habang nag-iimpake ng mga gamit. Gagawin ko magpapasaya sa'yo, Janice. Aniya na parabang nasa harap lang niya si Janice. Pero ilang minuto pa ang lumipas ay nagulat siya nang tumawag ang kanyang mama. Kinatitigan niya muna ang pangalan nito sa screen ng cellphone niya. Nagdadalawang isip si Alfred kung sasagutin niya ba ang kanyang mama. Pero napaisip din siya, kung hindi niya ito sasagutin, baka ay mas lalo itong magalit sa kanya. Hello, ma. Bungad niya. Matagal bago sumagot ang kanyang mama sa kabilang linya. Tumikhi muna ito
Alfred. Sambit nito sa kanyang pangalan. Alam na kaagad ni Alfred na may galit na naman itong nararamdaman. Ano itong nabalitaan ko? Tanong nito sa marahas na boses. Napabuntong hininga na lamang si Alfred. Ma, ayaw ko ng pag-usapan pa yun. Desisyon ko mga ito. Hayaan niyo na ako. Aniya na may emphasis. Naku Alfred, ako ang mama mo. Ako dapat ang masusunod. Kahit matanda ka na, ay may mga bagay ka pa rin na gagawin na kailangan ng aking pagpapasya. Saad nito na marahas pa rin ang boses. Ma, alam kong ikaw ang mama ko, pero hindi sa lahat ng bagay ikaw mauuna. Hayaan niyo na ako. Aniya. Nagmamakasakali si Alfred, natitigil na ito sa mga bagay na gusto ni Alfred na siya na ang masusunod. Huwag kang mag-asawa ng mababang uri, Alfred. Ang mayayaman ay para sa mayayaman lang. Sigaw nito sa kabilang linya. Napakuyom siya ng kanyang mga kamay. Hindi niya talaga akalain na sa loob ng maraming taon, ganito pala ang kanyang mama. Pero naiintindihan naman niya ang mama niya. Super protective lang ito sa kanya dahil bunso siya. At alam niyang mahalan talaga siya ng kanyang mama. Pero ngayon, susundin pa rin ni Alfred kung ano man ang gusto ng kanyang puso. Walang sino man ang makakapigil sa kanya. Ma, sa ngayon, itong puso ko munang susundin ko. Hinding-hindi mo na ito mababago pa. Sambit niya sa kakusang ibinaba ang tawag. Galit si Alfred. Galit siya para sa kanyang mama at galit siya para sa kanyang sarili. Napahiga na lamang si Alfred sa kama at pumuntong hininga. Bakayanin mo to, Alfred. Pagbibigay niya ng lakas ng loob sa kanyang sarili. Sa kanyang pagbangon, ay siya ding pagtunog ng kanyang cellphone. Hindi pa man niya nakumpirma kung kaninong text galing, ay alam niyang sa mama niya iyon. Pero hindi na siya ng dalawang isip pa. Kaagad niyang kinuha ang cellphone at binasa. Alfred Martinez, kung ayaw mong tigilan ng babaeng janitress lang naman noon sa kumpanya natin, ay mawawalan ka ng mana. 10% rin ay mawawala sa iyong ari-arian dahil kukunin ko na lang ang mga iyon. Iyon ang nakasaad sa mensahe sa kanyang cellphone na galing-nagaling sa kanyang mama. Napatayo si Alfred. Umusbong kaagad sa kanyang katawan ng galit. Hindi na rin niya napigilan ang kanyang sarili na ihagis ang maletang kanina lang ay natapos na niyang panglagyan ng damit niya. Wisit! Galit na galit niyang sigaw. Basta kapag ang mama na niya ang gagawa ng paraan para lang masunod niya ito, ay talagang gagawin itong lahat. Napahilamos si Alfred sa kanyang mukha. Hindi naman ito makatarungan. Hiyaw niya pa. Kinuha niya ulit ang cellphone. Binasa ulit ang mensahe ng mama niya na baka ay nag-hallucinate lang siya. Pero sa muling pagbasa niya, ay wala talagang nagbago. Inihagis na lamang niya ang cellphone. Pero kinuha niya ulit ang cellphone para mag-type. We need to talk, ma. Hindi ito maaari. Kalabisan na ito. Iyon ang reply niya. Nagmadali siyang lumabas ng kanyang kwarto. Nang nasa garahe na ay kaagad ding pinaandar ang kanyang kotse. Pupunta siya sa bahay ng mga magulang niya. Kalahating oras niyang biniyahe papunta sa bahay ng mga magulang niya. Nasa loob pa man siya ng kotse, ay napupuno na ng galit ang kanyang katawan. Nang nasa harap na siya ng pinto, kaagad siyang pumasok. Nangungunot ang kanyang noo at hinahanap kaagad ang kanyang mama. Ma! Sigaw niyang tawag dito. Malakas na malakas iyon. Mag-usap tayo, ma! Sigaw niya ulit. Saglit lang ang lumipas. Mula sa kusina ay bumungad sa kanya ang kanyang mama na nakakunot ang noo. Alfred! Marahas ang boses nito. Naramdaman ni Alfred ang galit nito. Nasa harap pa na siya nito. Ma, bakit mo naman ginagawa to sa akin? Marahas na rin ang kanyang boses. Pero hindi na nagsalita ang kanyang mama. Sinampal na siya nito.
Huwag kang bastos sa nakakatanda sa'yo! Galit nitong sabi. Dapat lang na mangyari ito sa aking anak na katulad mo! Sigaw ng mama niya. Nanginig ang tuhod niya. Hinawakan din ni Alfred ang kaliwang bahagi ng kanyang pisnging na sampal. Hindi siya makapaniwala. Ilang buwan na ang lumipas ay hindi masaya si Janice dahil sa hindi na bumalik pa si Alfred. Ate, kumain ka na raw, sabi ng kanyang kapatid. Pero tinignan lang niya ito na kaagad naman na umalis. Wala siyang ganang kumain. Kanina lang kasi ay nag-pregnancy test siya. Nabuntis si Janice. Bago kasi umalis si Alfred, may nangyari sa kanilang dalawa. Pero imbis na magsaya siya ngayon, kalungkutan ang kanyang nararamdaman. Ilang buwan na kasi ang lumipas. Araw-araw din siyang naghihintay sa pagbabalik nito. Pero araw-araw din siyang nadidismaya. Kahit na anino nito, ay wala man lang. Hindi na nga siguro babalik si Alfred. Mahinang sabi niya habang nakatanaw sa malaking puno ng mangga. Sana hindi ko nalang pinanghawakan ang kanyang sinabi. Patuloy pa rin niya na parabang nagsisisi siyang naniwala sa mga pangako ni Alfred sa kanya. Ilang saglit lang din ay tumulo na ang kanyang mga luha. Napayakap na lamang siya sa kanyang sarili. Tahimik lang siyang napaiyak. Alfred, sabi mo babalikan mo ko. Bulong niya. Umaasa kasi siyang hindi pa hihigit sa 3 buwan, ay babalikan siya nito. Pero 5 buwan na ang nakalipas. Ate, kumain ka na rito. Muling tawag ni George. Inayos muna ni Janice ang kanyang sarili. Pinunasan ang kanyang mga luha. Pero kahit pilit niyang ibahin ang kanyang emosyon, kalungkutan pa rin ang naninibabaw. Oo, papunta na. Tugon niya. Tumayo na siya. Nang nasa hapagkainan na sila, ay kaagad siyang sumandok ng kanin. Ate, may nakausap pala akong lalaki kanina. Tiyak ako na siya yung lalaki na naghahanap sa'yo noong una. Imporma nito. Dahil sa sinabi ni George, ay kaagad na napatitig siya dito. At nahahalata sa kanyang boses na gusto niya pang malaman kung ano ang alam nito. Nakita ko kasi siya sa harap ng bahay kanina, pero kaagad din na umalis. Huling sabi nito, ipinagtataka iyon ni Janice. Ngunit natitiyak niyang si Alfred iyon. Hindi siya pwedeng magkamali. Sigurado ka ba talagang siya ang nakita mo? Tanong niya. Gusto niyang manigurado para hindi siya mag-assume. Tumangu-tangu lang si George. Napatitig na lang siya sa kanyang kapatid. Hinahanap niya sa ekspresyon sa mukha nito kung nagbibiro lang ba ito. Susubo na sana si Janice ng unang kakainin niya ay nahinto iyon sa ere nang makarinig siya ng isang boses na talagang pamilyar sa kanya. Tao po! Pamilyar na boses na hiyaw ng lalaking. Alam niyang hindi siya nagkakamali sa kanyang iniisip. Kaagad siyang tumayo. Inayos niya ang kanyang sarili. Teka lang! Sigaw niya. Dali-dali siyang tumungo sa labas. Kapag kuwan, ganoon na lang ang kanyang kasiyahan nang makita ang bulto ni Alfred mula sa labas ng kanilang bahay. Alfred! Sambit niya sa pangalan nito. Nanginginig ang kanyang tuhod dahil sa kasiyahang nararamdaman. Janice! Sambit din ito sa kanyang pangalan na may excitement. Janice, bumalik ako para sa'yo. Wika pa nito. Akala ko hindi mo na ako babalikan, Alfred. Akala ko hindi mo na ako mahal. Aniya na hindi na napigilan ng kanyang mga luha na rumaragasa at lumapit pa kay Alfred. Nang nasa malapit na siya, ay kaagad siyang niyakap ni Alfred. Mahigpit ang yakap nito. Puno ng pagmamahal at pangungulila na hindi mapapantayan ng kahit na ano. Mahal kita, Janice. Ikaw ang pinili ko. Ikaw ang gusto kong makasama. Sambit nito habang ganoon pa rin ang kanilang posisyon. Ngayon lang nakita ni Janice na umiyak si Alfred sa kanyang harapan. Dahil sa kanya nasaksihan, nasa isip niyang hindi madali ang pinagdaanan nito. Ngayon,
Naiintindihan niya yun. Naiintindihan niya kung bakit matagal itong nakabalik. Mahal kita, Alfred. Salamat dahil binalikan mo ko. Sambit niya. Yumakap din siya na mahigpit kay Alfred. Gusto na lamang niyang huwag bumitiw sa yakap nito. Nang matapos ang kanilang yakapan, ay tumitig ng saglit si Alfred sa kanyang mata. Nagsalita ito. I'm sorry kung natagalan ako. May inaayos akong problema between me and my mother. Alam kong alam mo yun. Pero ngayon, mas pinili ko yung bagay na alam kong hindi ko pagsisisihan sa huli. Mas pinili kita, Janice, at hindi ko pagsisisihan ang pagpili ko sa'yo. Paliwanag nito. Tumangu-tangu si Janice. Naiintindihan kita, Alfred. Magsimula tayo ng masaya. Magsimula tayo dito. Aniya. Tumangu si Alfred. Hinalikan din siya nito ng mapusok. Pero saglit lang iyon. Janice, will you marry me? Tanong nito. Dahil sa sinabing iyon ni Alfred, ay nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya nakapagsalita kaagad. Alam kong mabilis. Hindi pa nga naging tayo pero gusto ko nang pakasalan kita. Mahal mo rin naman ako, diba? Janice, will you marry me? Muling pagsasalita nito. Kinatitigan ni Janice sa Alfred ng punong-puno ng pagmamahal para dito. Hindi siya magsisisi. Iyon ang kanyang nasa isip. Pinunasan muna niya ang kanyang luha. Ngumiti siya ng simple kay Alfred. Hindi na rin ako magpapaligoy-ligoy pa, Alfred. Oo, pakakasalan kita. Sagot niya. Niyakap niya ng kusa si Alfred. Kapag buwan, ay naramdaman na lamang niyang umikot siya habang pasa ni Alfred. Ang saya ko ngayon, Janice. Ang saya-saya ko. Anito, namuling napaiyak. Inihinto siya nito sa pag-ikot. Papakasalan kita, Alfred. Mabilis pero alam kong may magandang patutunguhan nito. Aniya. Nagtitigan silang dalawa. Pinagtagpo din nila ang kanilang mga noo at ngumiti sa isa't isa. Ilang saglit pa ay humalik sa kanya si Alfred ng marahan. Tumugon si Janice na may namumuong luha sa kanyang mga mata. Buntis ako, Alfred. Magiging ina na ako at magiging ama ka na. Sambit niya nang magkahiwalay ang kanilang mga labi. Dahil sa kanyang sinabi, ay nanlaki ang mga mata ni Alfred at malapad na malapad ang ngiting sumilay sa labi nito. Janice, mahinang sambit nito sa pangalan niya. Mamahalin kita hanggang sa huling hininga ko. Sabi nito, muli siya nitong hinalikan. Damang-dama ni Janice ang buong pusong pagmamahal nito sa kanya. At sa halik na iyon ni Alfred, iyon na rin ang kanyang pinaniniwalaang hudyat ng kanilang bagong bubuuhing pamilya. Napapikit na lamang si Janice at nagpasalamat sa Panginoon. Dumating ang araw ng kanilang kasal. Labis na labis ang kasiyahang nararamdaman ni Janice nang siya ay nakaharap sa malaking salamin. Inaayusan siya ni Myla. I am so happy for you, Janice. In the end, kayo ni Sir Alfred ang nagkatuluyan sa huli. Saad nito. Simpleng napangiti si Janice. Marami na kami na pagdaanan. Akala ko nga ay hanggang doon na lang talaga ang lahat. Pero hahantong pa rin talaga kami sa ganito. Tugon niya. Ilang saglit lang ang lumipas ay bumukas ang pinto ng kwarto niya. Magsisimula na ang seremonyas. Emporma ng organizer ng kanilang kasal. Kagustuhan ni Alfred na sa garden lang ng kanilang bahay gagawin ang kasal. Maliit na kasal lang din ang gagawin dahil ideya iyon ni Alfred. Salamat, sagot ni Janice. Tumayo na siya. Nagdinginan muna sila ni Myla bago umalis sa kwarto. Sigurado ako na mas lalong mai-inlove sa iyo si Sir Alfred. Sambit ni Myla habang pumanaog na sila. Natawa lang si Janice. Pero sa loob-loob niya, gusto na rin niyang makita si Alfred. Nang nasa labas na sila ng kanilang bahay, kaagad na nagsitinginan ang mga piling bisita para sa kanilang kasal. Ladies and gentlemen, the bride! Hiyaw ng MC. Nagpalakpakan ng mga tao
Unti-unti na ring lumakad si Janice sa aisle. Mula sa kanyang direksyon, ay kitang-kita niya sa unahan si Alfred. Nakatitig lang siya kay Alfred at gwapong-gwapo siya dito. Ang gwapo mo. Aniya, kahit hindi iyon narinig ni Alfred. Kita niyang nakatitig sa kanya si Alfred habang nakangiti ito at habang nagpupunas ng luha. Kahit naman si Janice ay hindi mawari kung ano ang tunay na nararamdaman niya sa mga oras na iyon. Nang nasa harap na siya ni Alfred, ay kaagad siya nitong hinalikan sa pisngi. Ang ganda ng asawa ko. Sambit ni Alfred habang nakangiti. Sinundot niya naman ito. Sabay silang humarap sa pare. Matapos ang ilang mga parte ng seremonyas, ay sa wakas, magpapalitan na sila ng halik sa isa't isa. I love you, Janice. Sabi ni Alfred at hinalikan na siya nito ng marahan. Kapag kuha na lumayo ang labi nito ay nagsalita rin siya. Mahal din kita, Alfred. Sabi niya. Ngunit lahat sila ay napalingon sa isang babae na nasa gitna ng aisle. Ma? Sambit ni Alfred na hindi makapaniwala. Nagkatinginan sina Janice at Alfred. Pero lumapit sa kanila ang mama ni Alfred. Kaagad din itong nagsalita. Don't worry, son. Hindi ako na parito para sirain ang inyong magandang araw. Narito ako para dumalo ng may katapatan at basbas sa dala para sa inyong dalawa. Paliwanag nito. Ang kabang naramdaman ni Janice ay napalitan ng relief. Lumingon ito kay Janice. I am so sorry, Janice. Hindi ko lang talaga matanggap noon. Pero babawi ako sa inyong dalawa. Sana mapatawad mo ako. Sinserong ngumiti si Janice para sa magiging mother-in-law niya. Hindi po ako galit sa inyo. Pinapatawad po kita. Saad niya. Kusang lumapit si Janice para yumakap sa mama ni Alfred. Dahil sa pangyayaring iyon, ay nagpalakpakan ng lahat. Happy-happy lang tayo dito. Sambit ni Alfred na ikinatawa nilang tatlo. Natapos ang kanilang kasalan na may pagpapatawad. May pagmamahal at kasiyahan na hindi matutumbasan ng kahit na anong bagay sa mundo. Kasiyahan para sa sarili, para sa karelasyon at para sa bagong simula bilang isang pamilya. Damang-dama ni Janice ang bagong simula ng kanyang buhay. Wakas. Maraming salamat po sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwento, please leave a like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Paalam!